Hi, I'm Roy at ngayon pag-uusapan natin ang mga materials na gagamitin natin sa ating cabinet making. So, let's start! So, kapag bago pa lang tayo, meron tayong dalawang materials na pwedeng pagpilian. Bakit itong dalawa lang na materials na to? So, itong dalawa na to ay madaling hanapin. Meron ito sa local hardware natin. Laging meron yan. So, kung wala man sila, siguro out of stock lang. Pero, lagi sila nagbibenta ng ganyan. First is yung plywood, and then second is yung plywood. So, saan ba natin sila ginagamit? Anong properties ba nila? Doon muna tayo sa ating plywood. Yan. Ito ang ating plywood. Kasi meron siya mga ply-ply. Yan, ganyan. Kadalasan, 5 up yung mga plies nila. Meron dalawang klaseng plywood. Ordinary at saka marine. So, saan ba natin sila ginagamit? Yung marine kasi, ginagamit ito sa, pag, limbawa, mababasa. Yan, katulad sa mga kitchens, CRs. Yung mga cabinets natin dyan, yung mga sa sink, yan. Yung marine ginagamit yon doon kasi kahit mabasa siya, walang mangyayari. Hindi siya lumulobo or natatanggal yung dikit. So, walang magiging problema doon. Yung ordinary naman, kapag medyo nagtitipid tayo, so pwede nyo yung gamitin natin. Pero huwag natin siyang gagamitin sa mga mababasa. Pero unti na lang kasi yung indadagdag nyo, meron na kayong marine. Kasi kadalasan, ang price range na ordinary is mga nasa 1,000 to 1,100. Tapos yung the other one naman is yung marine is mga nasa 1,200 to 1,500. So, yung isipin nyo, mas makakamura kayo sa marine kasi, alam po, mabasa man siya or alam po, malubog sa baha, mga ganyan. Hindi niya siya papapalitan. Pupunasan niyo lang siya. Ready to go na ulit siya. Dito sa ating marine plywood, sa mga plywood in general, meron ding dalawa tayong ulit na pagpipilian kung from China or local. Sa experiences namin, yung mga China brands, kadalasan meron siyang mga palaman sa loob. Meron siyang mga bato, simento, bakal. Yan. O kaya mga pako talaga na malalaki. Para kasi yung loob niya, ampaw. So, walang laman. So, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng mga simento, mga ganyan, para bumigat. Iiwasan natin yung mga China na brands. Pero, merong ibang mga China, meron kaming nakukuha dati ng China na maganda yung quality niya. Victoria yata yung tatap. Yung local naman na mga brands ng plywood is mga malilinis. Kung meron man na sira yun, kadalasan kasi, meron siyang mga stapler lang naman. Maliliit lang naman yun. So, wala siyang magiging problema. Madalang na madalang kayo makakita na ampaw yung loob kapag mga local brands na plywood. Ano ba yung mga brands na may sasuggest ko? Lagi namin ginagamit, ako prefer to is yung Uniply na plywood. Sa Taclara, mahal kasi yun eh. Yung Santa Clara, mga nasa 2-3 yung ranging na Santa. Pero maganda siya talaga. As in, wala akong makikita ampaw sa gitna. Hindi pa kami nakagamit ng Santa Clara, pero nakakita na. Kaya, yun, masyado siyang mahal eh. Kaya, hindi namin siya ginagamit. Yung Uniply naman kasi, kaya yun yung gusto ko. Kasi mura lang siya. Pero ang ganda ng quality. Next is yung Nebraska. Yan din, maganda rin siya. Tapos yung dalawa, Richmond and Windex. Yung sa Richmond and Windex naman, by batch. Merong batch na maganda, merong batch na medyo alanganin. Pero hindi naman sila pangit as in general kasi yung loob nila buo pa rin. Pero meron lang talaga mga batches doon sa Windex at Richmond na hindi ko talaga siya masasabi na maganda. So, gagamitin natin yung marine kapag mababasaan ba mga hanging cabinet sa ating kitchen or mga sa sink. Yan yung kadalasan na pinagagamitin ng marine. Next, doon naman tayo sa plyboard. Ano ba yung plyboard? Yan. Ito yung plyboard. So, ano siya? Parang mga pinagtabasan na kahoy. Tapos, finlat lang. Tapos, ayan. So, makikita nyo. Ganyan. So, saan ba namin ito ginagamit? Nagamit namin ito kapag kailangan namin ng flat surface. Yan. Unti lang kasi yung ano neto, yung mga lubog or mga waves niya. Kasi pinapadaan siya sa planer para magpantay. Ginagamit namin ito kapag kakabitan namin ng mga laminates. Yan. Kasi mas madali mag-laminate dito kasi pantay agad siya. Ginagamit din namin ito sa mga router tables, mga shop furniture talaga na kailangan namin ng flat. Yan ba? Yung mga extensions ng tables. So, ang ikinaganda pa nito is madaling magpako tsaka mag-screw. Kasi solid nga yung ano nito, gitna niya. So, kapag magpapako tayo, kinakain niya talaga. Hindi siya bubuka. Unlike sa plywood, kapag
natsambahan natin na hindi naka-glue, kasi mga fly lang siya na dikit-dikit na gano'n. Kapag natsambahan natin yung hindi naka-glue, bumubuka siya. Kahit sabihin na natin na lalagyan natin siya ng pilot hole, yan, bumubuka siya. Minsan, ang isa pa dito is magaan. Maganda to, kapag ganun ko, bago pa lang tayo, tas or wala tayong kasama gumagawa. Sasuggest ko, ito naman na yung gamitin nyo, plyboard. Ang kadalasan naman kasi ng mga projects kapag bago pa lang is mga nightstands, mga cabinets sa kwarto, mga ganyan. Hindi pa yung sa mga kitchens kasi kadalasan ng mga hanging. So medyo challenging siya kasi syempre paano natin iahang yung mga cabinets natin, lalo kapag mga marine kasi mabibigat siya talaga eh. So next time natin i-discuss yun. So ito, kapag mga drawers, lagay ng mga damit, mga sapatos, shoe rack. Tsaka pwede rin itong plyboard sa mga TV rack. Kasi parang sa TV rack, flat siya eh. Yan, madaling, magandang i-finish. Napakadali pa pang i-finish nito. Ayun nga lang, itong plyboard, hindi siya pang matagalan. Siyempre, yung ating marine na plywood, tumatagal siya. Yan. So, ano pa ba yung mga kailangan natin kapag bubuo tayo ng mga cabinets? Yung backer board, which is only plywood na ang kapal is 1/4. Yun ginagamit para i-enclose lang natin yung mga cabinets na ginawa natin. Tapos yung liston, ano ba yung liston? Yun yung nilalagay dito sa gilid. Manipis lang na kahoy yun eh. Tapos ilalagay mo siya sa gilid para magmukha siyang isang buo. At hindi rin expose yung ganito para hindi rin siya mabilis masira ng mga gilid yan. Lalagyan mo ng liston. Bakit hindi natin sinabi yung mga MDF, mga particle board? Kasi kadalasan, ang mga specialty na wood, hindi siya available sa local hardware. So, muna tayo sa mga makukuhanan kaagad natin para makapag-start tayo kaagad ng cabinet making. So, ayan na po ang ating mga materials na gagamitin. Kayo na po ang bahalang mamili kung ano ang mas nababagay sa inyong project. So, if ever meron po kayong questions or meron gustong idagdag, comment nyo lang po sa baba. So, thank you!